Hi guys! Welcome dito sa Resantar. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. So let's get your energy at this time. King of Pentacles and King of Cups. This is your energy at this time. You are emotional as well as a hardworking person or nagiging emotional ka ngayon, pero hindi mo pinapabayaan yung obligation mo sa trabaho or hanap buhay mo na nakatuto ka pa rin, no? Kahit na para bang may pinagdadaanan ka sa iyong love life na nagiging deeply emotional ka dito or nagkakaroon ng challenges in love life. But you remain stable with the King of Pentacles na you're trying to be stable to maintain your stability, security, no? To maintain your dignity. And yung mag-focus ka sa iyong hanap buhay kahit na distracted ka ng love life mo na nagkakaroon ng maring ups and downs or kaya ay dumadaan sa hindi magandang phase na ang feeling ko dito emotional ka na nasasaktan eh dahil mahal mo yung person mo eh. So let's clarify this. So with the King of Cups Scorpio energy and the King of Pentacles Capricorn Taurus Virgo, more of your energy right now clarifying this, you know, malungkot ka, emotional ka nga, no? With the Four of Cups, you're not happy, you're sad. You have gone through a lot, no, sa relationship mo na gusto mo sana yung okay ka pati emotionally pero talagang hindi eh, no? With the Four of Cups here na maring gusto mo sana mag-move on sa person mo na to with the Four of Cups pero hindi mo kaya na still gusto mo pa rin yung person na yan na yan yung kulang sa buhay mo. You feel the emptiness. Love. Na parang walang kalinga sa person na yan. From your person. Parang walang warm. Warm or hindi nagiging loving or warm yung person mo sa'yo and you feel na parang cold yung person mo sa'yo, as you see. Or kaya ay nangulila ka sa person mo. Namimiss mo siya. And with the Death card, gusto mo ng new beginning. Gusto mo ng transformation, pagbabago, changes sa situation yung dalawa. Anong klase ng changes ko? Yung gusto mong mangyari. Anong klase ng transformation? Healing? Yung hindi ka kinakabahan? Yung kalmado ka? Yung mag-heal yung connection nyo? Yung maging okay na kayo ng person mo, ma-heal ka na hindi ka nagiging emotional dito ng sobra-sobra. You're sad kasi, no? Emotional na malungkot ka. Yun yung klase ng emotional. Malungkot ka. Namimiss mo yung person mo. Your person's energy, ay, Queen of Wands and the High Priestess. This is your person. Someone very intuitive. A tarot reader, a psychic.
or a spiritual healer, or kaya nasa spiritual field, or kaya ay a medium, or kaya ay malakas yung intuition niya talaga na para siyang may innate na kakayanan sa spiritual na bagay, marunong sa mga spiritual na gawain, ganyan. Or kaya ay priest, pastor, or kaya ay religious, no? Someone na religious. And also, this is a person na practical din eh. Goal-driven, ambitious, and may mga pangarap sa buhay, guys. May ideya tong person mo pagdating sa goals niya ay talagang ma-strategy to, no? Makuha niya lang yung gusto niya, ma-achieve niya lang yung mga goals niya. And may focus ito with a cut here, may pagka-playful, no? And also, this person ay may dignity. A good-looking person, powerful yung kanyang aura, no? Nakaka-attract yung energy niya. Magnetic, with high priestess pati, oh. Nakaka-attract yung energy nito. And passionate ito, guys. Queen of Wands, eh. Leo and Pisces energy. Feelings ng person mo ngayon towards you. Feeling restricted. And dahil sa ending na nangyari sa inyo, and dahil sa naguho na yung relationship nyo, may nawala, no? Nawala na yung maring communication nyo, yung nawala na yung sweetness, nawala na yung love, yun yung feelings na dito eh. Na nawala na yung, na-destroy na nga. Nagkaroon na ng destruction, nawala na, everything was gone. Yung ganon. And gusto niya man na pumunta sa iyo, parang pinipigilan niya yung sarili niya. Then dahil sa nagkaroon na ng ending, no? Nagkaroon na ng malaghiwalay na kayo, nasira na yung relationship niyo, yun yung pumipigil sa kanya or pinipigilan niya yung sarili niya na mag-reach out sa iyo right now. And nasasaktan siya doon. No? Mahirap para sa kanya. And we have here the Nine of Wands. Na in reverse. You can come in sa buhay ng person na to. Pwede kang pumasok kasi in reverse to eh. Hindi naman siya guarded, hindi siya defensive right now, no? Hindi ka ipagtatabuyan nito or hindi ka pagtataas na ng hindi siya ano right now, hindi siya protective sa energy na. And with the Nine of Wands in reverse, itong person mo ay ma-approach mo to kung gustuhin mo. Welcome ka dito eh. Hindi naman siya nagtataas ng wall niya sa'yo. And wala naman siyang takot na pumasok ka sa buhay niya. Pero yung mag-reach out sa'yo, pinipigilan niya yung sarili niya. Nire-restrict niya. Kasi nga, everything was gone. Nasira na. Maring tiwala niya. Yung nasira na yung relationship niyo. Tingin niya, yun talaga. Feeling niya, sira na talaga, no? Na hindi na magawaan pa ng paraan. Yun yung feeling niya. Pero kung gusto mong mag-approach or kaya i-message yung person na to, magre-reply to, makukontak mo to. Feelings ng person mo ngayon towards you? Feeling stuck talaga eh. Na ayaw niyang gumawa ng move. Baka magkamali siya. And may galit pa to sa'yo, guys. Or feeling niya may conflict between the two of you na hindi pa na-resolve yung conflict. Kaya ayaw niyang gumawa ng action. Natakot siya, baka awayin mo siya or kaya ay hindi mo siya pansinin. No? Kaya ayaw niyang gumawa ng move. Pinipigilan niya yung sarili niya. So, let's see kung ano naman yung feelings mo sa person mo ngayon. Wow. In fairness, gusto mo maging giving sa person mo. Ipakita mo sa kanya na
malaga siya sa'yo, na maaaring i-shower mo siya ng gifts, kung ano yung magpapasaya sa kanya, na makita mo na maging masaya na siya, no? And to show love, affection, and mag-invest ng time and effort and energy. Yun yung gusto mo maging masaya yung person mo. Always feeling beautiful. No? Yan yung gusto mo dito. Yan yung sobrang attracted ka sa person mo and you want to give a life na full of abundance sa buhay ng person mo. Gusto mo mamuhay ng luxury itong person mo. Abundant. Ganun mo siya kamahal. Na gusto mong parang i-spoiled yung person mo. Ganun siya ka-importante siya sa'yo itong person mo. With the Empress here, sobrang attracted ko sa kanya, sa kanyang look, sa kanyang feature, sa kanyang appearance. Na gusto mo mapangasawa itong person na to, na malapit yung loob mo sa kanya with the Empress, oh. Magaan yung loob mo sa kanya na you feel drawn. Kasi Empress to eh. Nakaka-akit, nakakamatay. Parang gano'n, no? Nakaka-ano yung beauty niya. Lalaki or babae man na talagang mabibihag ka. Gano'n. So, let's see kung ano naman yung plano netong person mo towards you. Ay! King of Swords. Cut off ka sa buhay niya. Di magtiwala sa'yo. Mari nga, nagtatanim ng galit to, kaya naging ganto. Na maglagay na ng boundary, di na magtiwala. I-value niya na yung sarili niya, unahin niya na yung sarili niya, mahalin niya yung sarili niya muna, yung ganon. Yung talaga na hindi na siya muna, na hindi na siya magtitiwala pa. Yun yung plano niya dito na hindi na siya magtitiwala or ayaw niya na magpapasok sa buhay niya. Yun yung kanyang plano. Pero sa ngayon, open naman tong person na to. Pag in-approach mo to ay maaaring nga mag-reply pa sa'yo to eh. Open siya. Kasi in reverse naman yung Nine of Wands kanina. Pero yun yung plano niya pa lang yan, na maglagay ng boundary na hindi basta-basta magtitiwala. Lalo na sa relationship at maging sa ibang tao din. Maring nadala na tong person mo kasi. So let's see kung ano naman yung nais niya mangyari sa inyong dalawa. Sana. Ano sana nais niya mangyari sa inyo? Magkabalikan, bumalik ka kung ikaw yung lumayo, or bumalik siya kung siya yung lumayo. No? Na magkabalikan kayong dalawa, in short. Na magtagpo din kayo sa tamang panahon. Kasi iniisip pa din naman ang person na to eh. Yung utak niya nakafocus sa'yo, yun yung iniisip niya. Kahit may trabaho siya, kahit busy siya, iniisip ka niya na gusto niyo magkabalikan kayong dalawa. Yung nais niya. And nag-aantay tong person na to kung kailan yung tamang panahon niya. Kaya hindi nakataas yung wall niya eh. Nag-aantay lang to na pumasok ka sa buhay niya. I-approach mo siya, i-message mo siya, kausapin mo siya, makipag-ayos ka, ganun. Anong nais mo mangyari sa inyo ng person mo? Wow. Wow, success. Ano pa to? New beginning, success, magtagumpay na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa at maging matibay na yung relationship nyo, na hindi na kayo mabuwag, na hindi na kayo magkahiwalay, na may tiwala na kayo sa isa't isa, no? Na meron ng harmony and kampante na kayo, komportable kayo sa isa't isa, yung ganon, na hindi na nagkakaroon ng conflict. So let's see kung ano naman yung next move, magiging next move ng person mo dito towards you. Ano kaya maging possible na next move? Ah, okay. Ayun, oh. Magkakaroon ng new beginning. Yan yung possible na next move ng person mo.
towards you and na magkaroon ng success. Katulad ng nais mangyari sa inyong dalawa. Maring kulang lang sa approach eh. Maring hindi mo ina-approach or hindi mo kinakausap right now yung person mo. Hindi kayo nagkakaintindihan, no? Pero yung person mo i-open. Pero may plano siya na maglagay na ng boundary kasi nadala na siya, no? Na huwag na magtiwala or huwag masyadong maging giving or kaya ay unahin niya yung sarili niya na, no? To love herself, to love himself, na i-value niya yung sarili niya, no? Pahalagaan niya yung sarili niya muna, ng ganun. So, let's see kung anong magiging next outcome, next na mangyayari sa inyong dalawa dito, next na mga mangyayari sa inyong dalawa. Oh, may possibility guys na mapangasawa mo tong person na to and maging stable kayo, magkasama kayo, hawak kamay kayo hanggang sa pagtanda nyo, hanggang sa pumuti yung buhok nyo, ay still magkasama kayong dalawa. Na forever kayong masaya and happy couple, a happy husband and wife, yung ganun. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe at upunin niyo kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.